lingkong ito at yan po ay naka-flash ninyo dyan. Exodo, Kabanatang 3, 1-15, Awit, 105, 1-6, 23, 26, at 45, letra C. At ang kasunod ay Roma 12:9-21, at ang pinakauli ay sa Bagong Tipan, sa Ebanghelyo, Mateo 16:21-28. Padalangin tayo. Panginoon, sa ubagang ito, ihanda mo puso namin na maging bukas sa mensahe at kami magpailalim at magpasakop sa kalooban. Tayo ikaw, O Diyos, ay aming po magparangalan ng mga Diyos. Hindi po ang aming mga sariling kagustuhan, kundi kagustuhan mo po. Hindi po ang aming sariling pananaw, kundi ang pananaw ng Diyos. Banal Espiritu, sumamin ka. Lahat ng mga bagay na hindi po mabuti, alisin mo. At bigyan mo kami ng karunungan upang maintindihan namin ang lahat ito. Upang ang buhay namin ay maging karapat-dapat, maging maayos, maging mabuti sa iyong harapan, hindi sa harap ng tao, kundi sa pamamagitan mo. Kung aming dalangin, Amen. Kagayaw ng aming binanggit, mga kapatid, ang mensahe ay nababatay sa lahat ng mga talatang ito. At ang mga talatang yan ay magdadala sa atin kung ano ang nais na ipayag ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yung binasa sa atin kaninang kasimula sa Exodo 3:1-15 ay tandaan ko ninyo, ito yung karanasan ni Moses doon sa bundok ng Horeb. Nang siya ay naroon at nandun ang isang tanim na naglalagablab. Ngayon, iibahin ko ang pananaw ninyo tungkol doon. Dahil ang paniniwala ng iba, yung daong puno na yun, yung naglalagablab. Hindi ho yun ang naglalagablab. Meron hong naroon na naglalagablab. At ang pagtingin ho ni Moses doon sa puno, ang wika ho dito sa talata, parang, ang sabi ho dito, mga kapatid, kung inyong pong titingnan sa versikulo 2, parang ningas. Ang gamit ho dito eh, parang ningas. So, ang tingin ni Moses, parang ningas. Pero ang totoo, ang kausap ni Moses, hindi ang Diyos mismo. Ang kausap niya ay anghel ng Diyos. Ulitin ko po yun. Ang kausap niya ay anghel ng Diyos na naglalagablab. At sa paningin ni Moses, habang siya tumitingin, ang kanyang nakikita ay naglalagablab. At ang nagsalita sa kanya rito ay ang anghel ng Diyos. Ngayon, noon hong nag-uusap silang dalawa, pangitan ng puro-puro. Sabi ng angel, ito yung pinadadala sa iyo ng Diyos. Ikaw ay kanyang isusugo, gagamitin ka para palayain ang kanyang bayan. So meron na hong utos, meron pang trabaho, Moses. Ang trabaho mo ay iyong palalayain. Sa pangunguna mo, lalaya ang bayang Israel. Mabigat na trabaho. Sabi ni Moses, hindi ko kaya yan. Ano lang ang sasabihin ko sa kanila pag ako'y tinanong? Sino'y nagsugo sa akin? Sino'y nagpadala sa akin? Ang sabi ng anghel sa kanya, ganito lang ang sasabihin ko na ipinadala ka ng Diyos. Paano maniniwala na aking pinadala ng Diyos? At anong pangalan ang sasabihin ko? Ito ang sasabihin mo. Ang pangalan ng Diyos, ako ay ako nga. I am who I am.
po ninyo, parang sinasabi lamang ni Moses. Isa sa mga kinatatakutan ni Moses, kung papasahin ninyo ang mga susunod na talata, sabi niyang ganoon, hindi ko po marunong magsalita, mahiyang po ako. Natatakot ako na makipag-usap sa kanila, baka may sabihin niyang mga yan eh. Ako yung hihiya ko magpahayag, ako'y takot. Ang sabi pa ni Moses, maiksi po ang aking dila. Marami yung dahilan, pero ang katotohanan, natatakot to siya na baka yung mga tao na kanyang sasabihan at pagdadalahan ng mensahe ng Diyos, siya ho ay ano? Siya po ay tatawanan. Ikalawa, siya po ay lalabanan. Siya po ay ilalagay sa kahihiyan. Siya po ay ikikritiko. Siya ho at kanyang mga sasabihin ay lagi ho nilang tutulik sa in. Kaya ang sabi ni Moses, matiksi ang dila ko. Hindi ko kaya yan. Kaya ang sabi po sa kanya ng Panginoon sa magitan ng amin, huwag kang mag-alala, meron akong ipagsasama sa iyo na siyang magiging tagapagsalita mo. Pero tandaan ninyo, meron hong iniutos, isinugo, meron dinala para palayain ang bayang Israel. Na nandun yung takot ni Moses na maaaring siya po ay hindi tatanggapin. Hindi po niya maplease lahat ng mga tagan Ehipto at ganun din ang mga Israelita na kung sabihin niya isinugo ako ng Diyos, tawanan siya. Dinala ko ng Panginoon ang kanyang pangalan, I am who I am, ako ay ako nga, siya po ay i-criticize. Anong karapatan mo? Anong kapangyarihan mo? Sino ka ba? Yan po yung istorya ng Exodo. Yung awit, 105, babasahin ko sa inyo ng pabilisan. Ganito po ang sabi. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid sa wikang Tagalog. Dapat na si Yahweh itong Panginoon ay pasalamatan ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan, ang kahalahangang mga nagawa niya ay dapat isa-isa. Tayo ay mag-anak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, ang patatakila, lahat ng mga nais maglingkod, kaya ay dapat na magsaya. Siya ay hanapin, ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya'y hanapin upang mamalaki sa kaniyang harapan. Ating purihin ang kahangahangan niyang gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga ulipit anak ni Abraham, gayon din ng lahat na anak ni Jacob sa kanyang hilira. Itong talatang ito, mga kapatid, ay nagsasabi ng paglilingkod, pag ginamit ka ng Diyos, ang sabi dito, ang tingnan mo ay yung kanyang kamangha-manghang gawa. At pag nakikita mo ang kanyang kamangha-manghang gawa, aawit ka, magpupuri ka sa Diyos. Ano man ang kasasabitan mo, kapatid, ano man ang sasabihin ng maraming tao, ang sabi po dito sa salmista, yung kamangha-manghang gawa ng Diyos, yun ang tingnan mo. Kaya kung pag-uugnayin ninyo yung dalawa, mga kapatid, si Moses, tinawag, itong gawin mo, itong sabihin mo, dahil yung sasabihin mo, galing sa akin. Kung may takot ka, at hindi mo mag-please lahat yung lahat doon, anong gagawin mo? Isipin mo lamang ang kamangha-manghang gawa ng Diyos.